Sarap. Mura na, masarap ba? Tapos ito yung mga chicken. Ah, oh, sige. Hindi pwede na may cameraman dito. May cameraman dito. Para lang po makagalaw itong sensya na po. Ayan. Dito na lang ako kayo. Diwata, nakakain mo ba ang mga masasarap na dishes, lalo na yung pre-prepare? Yes, araw-araw yan natin nakakain po. 15 years na, charing. Dahil syempre kailangan mo pa rin tikman lagi para masigurado yung quality. Kain mo pa yan. Ano ba ang pamantayan ng masarap na Paris para kay Diwata? Alam mo, ang masarap para sa akin yung makusog ako at mag-ikutin ko sa pinain ko. Pero, di ba may beef din? May beef na rin ba na sinuserve? Beef? Meron beef, pero Paris ano na yon? Ang tawag ko doon, Paris buto-buto or Paris bulalo. So, ayan yung beef ko. Kasi dati yung beef Paris ko, pinalitan ko nitong lechon Paris in and rice ko kasi walang masyadong bumibili. So dito siya mas marami. Kaya dati yung beef Paris ko, yung talagang tinda ko, tsaka yung beef mami. Kaya lang, simula nung nagtinda ko nang binago ko yung menu ko, yung Diwata Paris Overlord, ginawa kong lechon kawalan sa kasi charong bulaklak. Doon siya nag-boom talaga. Kaya may beef pa rin ako pero ginawa ko naman siya Paris bulalo. Mas maraming laman. Okay, so ganito gagawin ko dito, sasabawang ko to. Normally, binubuhos to dito, di ba? Kahiwalay talaga siya, nakabuhos talaga yan kasi Paris tayo. Tapos lalagyan ko ng garlic. Yes. Tapos lalagyan ko nito. Pwede ba kahit gano'ng karami? Yes, ilagay yan sa gusto mong gano'ng karami yung ilagay mo. So yung customer lagay lang siya ng lagay dito. Ito na, maitikman ko na ang Paris Overlord ni Diwata. Ito yung chicharon bulaklak, ano? Hello, ha? Naiinggit na po ba kayo sa akin? Kumain na po ba kayo? Kaya naman pala pinipilakan. Masarap. Mura na, masarap ba? Ay, yung iba kasi ako naman, hindi ko naman sinasabi masarap yung Paris. Kung gusto nilang matry, gusto nilang ma-experience, okay lang. Kasi yung iba, di ba, marami kasi ako nakikita nag-content dito, nakakain, tapos maraming au-au sa social media. So, depende naman yan sa inyo. Hindi ko sinasabing masarap, pero gusto nyo tikman at kayo na mismo ang gusto. Ito ang pamantayan eh, ng masarap. Nasasarapan po ba kayo? Sabi. Tapos itong chicken joy, magkano ulit yung ganito? Kalaki. Depende sa size. Ngayon kasi malalaki siya. So, underwrite siya 120. May kasamang supplies pa rin. May free water. May libreng sabaw. So, 120 naman yan. Pero pag mas maliit yan, 100 lang din. Nakita ko nga yung interview mo kasi minsan maliit yung malukot. Oo, depende kasi so, sa chicken. So, nag-change ka na kagad ng price. Nag-change naman tayo ng price. Oo. Pero pag malaki talaga, usually kadalasan malaki. So, 120 siya. Pero hindi na siya masama kasi naka-underwrite ka na, sulit na talaga sa 120 pesos kasi may pre-softness ka pa, may unlisabaw ka pa at the same time. Nabiting ka sa softness, may pre-water naman tayo. So yun. So ito 120 na itong hawak ko? Oo, 120 yan. Masarap? Yan, may kasamang softness. Anong, pwede mo ba i-share anong timpla nito? Bakit siya malinamnam? Ano? Buo yung lasa? Ano lang, lagyan ko lang ng magic sarap yan. Masarap na ba? Magic sarap lang yan. Ilagay ko tapos siya prinito ko. Yun na yun. Sibo makita si Duan ni Marvin sa Diwata. 24 hours ng operation ni Diwata yes. Dito. Yes, 24 hours. May shifting lang tayo ng dalawa. May night shift sa day shift sa mga tao. Ano yung pinakamahirap na shift? Sa umaga o sa gabi? Parehas lang pero mas maraming tao sa gabi kumpara sa araw. Maraming tao sa gabi. Diwata, paano pag umulan? Anong mangyayari? Yung mga waterproof naman daw yung mga kumakain dito kayo. Pero hindi, may mga tent naman tayo pero nung paplano ako kung pabagandahin ko ba, bumubungan ko ba siya. Kaya lang syempre, di ba pinapisto lang tayo dito. So hindi naman pwede na gawin na lang natin. Kailangan natin talagang mag-coordinate dito na pumisto natin. Hindi, mura na naman, masarap na naman. Kung ganyan yung panahon, minsan nga mas masarap ang kumain pag umulan, di ba? So pwede pa rin silang pumunta rin. Pero sasiguraduhin ko naman na hindi kayo mababasa kasi may mga tent tayo na kung hindi na pwede yung ibang tent na mabukas na papalitan natin ng bagong tent. Tulad nito, pag umulan nito, hindi naman sila mababasa yung tapos sa mga tayo nasa lugar na to. Okay. Tapos, baka Diwata maganda rin, mag-tour mo ito.
at iyuan sa Pandelica. Magtutour tayo ng lutuan. Habang nagsiset up sila, kainin ko lang sa kami. Ayos. Ano lang naman, kung ano-ano lang, pag-isip lang namin yan eh. Nalagyan ko lang makunik-kunik. Ayaw ko sabihin sekreto ko, bulong ko na lang sa'yo mamaya. Wow! Mamaya, alam mo naman, mamaya kayaan. Kikendu. Sekreto ko, bulong ko na lang sa'yo. Pero sekreto mo, bulong ko na sa'yo. Of course! Of course! Meron! At least, ayaw din na malalaman para malaman ko din. Kasi alam ko talaga ship ko ka, di ba? Ship ka, di ba? So ngayon, bulong mo rin sa akin yung masikrito mo para mas lalong sumara. So, baka nga magkatulungan tayo. Huwag ko sabihin dito sa live kasi baka gayahin pa nila, maunahan pa. Sige, mga tips na rin tayo mag-share ng mga tao. Okay, sige, sige. Picture po, di ba? Yeah, dito. Paper tayo kay Louie. Ha ha ha!